Ang mga anak ko po ngayon, kasalukuyan pong nanunuluyan, sabihan ko San Ildefonso, Kalasag, San Ildefonso, Bulacan. Kasama po sila ng nanay nila. The entire time po ba hindi kayo nagsama ng nanay po ng inyong mga anak? Nagsama po kami. Matagal po kami nagsama. Matagal kayo nagsama? Opo. So kailan po kayo nahiwalay? Nag-kalbaki lang yung buhay ko. Simula na stroke po ako, sir. Ah, so nung na-stroke ka? Opo, doon na po siya nag-iba ang ugali niya. Kailan po ba nangyari yun, sir? Noong December 27 po, 2023, inatake ako. Una naman po, inalagaan po naman niya ako, kaya nagpasalamat nga po ako eh. Nung bagong istro ko. Pero kala una po, nagpunta kami sa Marikina sa kapatid ko, doon po nanuluyan, nagpapagaling. Tapos nagyaya po siya, bumalik ng Bulacan dahil sabi po niya, kaya daw po niya mangupahan. Sa pananahi daw, kaya niya magbayad ng upa. Kaya ako naman po, pumayag ako. At naghagila po ako na ipapamasahin namin na makauwi kami sa Bulacan. Pagdating po namin doon, eh, hindi naman po lang niya kayang magbayad ng upa. Nagkandagipit-gipit po kami. Eh, saan na po kayo nakatira ngayon? Eh, ako po, eh, nanunuloy lang po sa Marikina. Nakitira lang po ako sa bilyaran eh. Ah, okay. Sa bilyaran po kayo? Nakitulog lang po ako. So, ang nangyari dyan is, pinalayas po ba kayo? Sa actually po, sir. Nung una, pinapalayas ako ng kinakalibin ko. Kasi madalas po pagtatalo, pag-aaway na namin. Ako po talaga nagkusang umalis na lang kasi po ayaw ko po maging pabigat. Pinapacheck up ko po sa sarili ko. Kahit po namamagatuhod ko, kahit nagkahilo-ilo, masakin na yung mata ko kanan. Kasi po ayaw ko maging pabigat. Lagi siyang galit kahit mga usa lang ako sa mga anak ko. Eh, ano ko lang po yung mga anak ko eh. Sabi ko, picturean lang po. Hindi niya pinipicturean kasi busy-busy siya sabay kipag-chat sa may laki niya. Nakakalungkot. Itong nangyari kay Sir Nelmar Infante, siya na ngayong na-stroke, siya pa yung umalis sa kanilang tahanan, naiwan yung dalawa po niyang mga anak. Sir, kayo po ba ay kasal? Hindi po, sir. Hindi po. Hindi po kayo kasal. Okay? Lipid at yung inyong mga anak ay 1-year-old at isang 3-year-old. Opo, opo. Okay, so napaka-musmos pa lang, no, itong mga bata. Sir, ano po ang gusto ninyong mangyari? Ang gusto ko po sana, sir, kasi ialisin muna sa custody niya yung mga anak ko. Kasi yung pagtatabi nila nung kinakasama niya ngayon, pinapakita sa mga anak ko, mga musmus pa yun eh. Dadalhin po yun eh. Kahit po ganun yun. Ano po yung pinapakita? No? So, binibisita sila sa bahay? Doon po mismo yung lalaki, natutulog, nagtatabi ng nanay. Ano pong ginagawa daw, sir? Doon po mismo sa hinihigaan namin. Hindi ko po masyado maano kong masabi kasi ang masakit po kasi sa akin, sir. Nung umuwi po kasi ako ng bahay nung Friday, hindi ko inabutan po yung lalaki kasi tinakas po nung kinakasama ko at bumalik siya na lang po. Nung nakita ko yung anak ko, tatlong taong gulang, sabi sa akin, Daddy, Mama, Tabi, Randy. Isipin niyo po, napakasakit nun. Yung lalaki, napangalanan ng anak ko na ako pangalan ko, hindi alam ng anak ko, ang tanging tawag lang sa akin, Daddy. Eh yung pilit niya pinakilala sa anak ko, tapos doon pa mismo sa hiniga namin, tumahin, napakasakit po nun. Sa anak ko pa nalaman yung kalokohan niya. Ma'am Jeneline, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ma'am Jeneline, narinig niyo naman yung salaysay po ng inyong dating live-in partner, si Sir Nelmar Infante. Yes po, eh ala po ako masay. So, teka lang ha, Miss Jeneline, no, parang hindi ka seryoso dito sa naging akusasyon ng inyong, ng inyong living partner. Miss Jeneline, ikaw ba ay mayroon ng kinakasama? Wala po. Wala kang kinakasama? Meron ka bang inuuwi dyan sa bahay ninyo? Ano lang po yun, parang boyfriend-boyfriend lang, pero hindi kinakasama. Hindi, okay. Hindi kami, so, hindi pa kayo nagsasama? Nagsisimula pa lang kumbaga yung relasyon ninyo. Siya ba si Randy? Yes po. At itong si Randy ay bumibisita, no, diyan sa bahay ninyo, nakikita nung dalawa po ninyong anak. Eh wala naman po kaming ginagawang masama, sir eh. Pero, at saka po may usapan na po kami sa barangay na wala na po kaming pakialaman. Oo nga, nag-usap tayo noon, nagpirmahan tayo. Kaya lang nung sumabat, kasi ako nag-i-explain din ako, hinayaan kita mag-explain. Nagkaayos tayo. Hindi tayo yung conversation lang natin. Yung conversation lang. Nag-mighty-mighty pa po yan. Okay na po sana kami. Yung conversation natin, kung maano, blinak mo lang kasi ako, kaya hindi makikita eh. Nag-mighty-mighty ka pa. Gusto mo ilabit ko lahat yung minighty mo? Nag-aayos. I-send ko lahat dyan. Ma'am, ano po yung nasa mighty po? Sabi niya po eh, wala pa daw po ako sa ibang bansa eh. Mayabang na daw ako. Eh, pokpok na po ako. Pinagmumura mo ako, di ba? Lahat daw po ng taga Marikina, alam na ganun daw trabaho ko. Pinagmumura mo ako. Eh, kung siya ay matinong asawa, kahit po sabihin, kahit nasabihin kong ganun ako, pwede niya po itago yun. Kasi, itinuturing niya pa ako asawa eh. Hindi po eh. Kayo po ba tinatrato niyo po siya bilang asawa, ma'am? O bilang tatay po ng, kahit tatay man lang po ng mga anak po ninyo, ma'am? Ay, po, eh.
Halos nga po, di na nga ako nagpapahinga para lang siya eh maano din, kahit yung magulang ko po nagbibigay ng pagkain sa kanya. Tapos sasabihin niya, puro asin ang ibibigay sa kanya ulam, asin ang inuulam talaga, niya. Talaga, may dalawang buwan ako nagtiis na asin ng inuulam ko dyan, nung katulong ka sa Pasig. Nako, Diyos ko po. Mamatay na sa atin ng sinungaling. Ikaw, likas talaga ka sinungalingan mo. Huling ko nagpapadala ko sa'yo, sinend ko na lahat yung combo natin dyan. Oh, Diyos ko po. Sinend ko lahat. Pangalong beses mo na sa akin ginawa to. Niloko, nung una, pinagbigyan na kita. Kasi nagkabalik ka tayo, hanggang sa nagkanak tayo ngayon, ginawa mo uli ngayon. Nel, hindi ako ang nagpumilit na magbabalikan tayo, ikaw. Kaya nga kasi nabuntis ka nung kaya nagkabalikan tayo. Oo. Tapos ngayon, inulit mo uli. Ka talaga, umasa ako na magbabago ka na, hindi ka pala magbabago. Ganyan ba rin ang gagawin mo? Hindi ako natatakot, Nel, kasi pilit mo, lahat ng paninira mo sa akin, nandiyan ni lahat. Pilit mo pinagtatagap sa akin na tanggapin ko yung pagtatrabaho mo sa Beehouse. Ang mo sa text. Sabi ko, ang dami mapapasok ang trabaho. Bakit sa Beehouse ka? Pinapalaya na kita, sabi mo, di ba? Kaya nga hindi na kita ginugulo, di ba? Kahit na sustento ng anak mo, hindi kita hinihingan kasi alam kong hindi mo pa kaya. Itong huli kaya na yon kasi nag-away-away na tayo. Pero nung nagdaan ano, nagkaayos tayo, makikita naman sa chat yan eh. Ikaw ang gumawa ng gano'n, ikakagulo mo kasi nag-my day ka na nag-my day. Okay naman nga sana, di ba? Eh paano hindi ako mag-my day na yan? Blinak mo ako, hindi ko kasi kasagot. Yung issue ng my day, i-set aside muna natin. Apo. Kasi si Sir Nelmar Infante, pumunta naman sa atin, okay, yung main objective po niya is patungkol sa mga bata. Jenalyn po ba, pinapayagan kayong makita man lang, makausap yung mga bata? Actually po, pinagtatabuyan nga po ako eh. Nung ultimo ko po, nung pag-uwi ko po nung Friday nung gabi, pinapaalis po ultimo ko nung gabi. Tapos tinulak pa nga ako, muntik ako matumbay. Kung natumba ako, patay ako, bagok ako. Tinulak pa niya ako. Ma'am Jenalyn, no? Bilang tatay naman ng inyong mga anak, ay, alam sa akin mo naman na may karapatan itong si Sir Nelmar Infante, kahit na ganyan yung lagay po niya ngayon. Hindi po natin pwedeng ipagkait sa kanya yung karapatan niya sa mga anak niya. Hindi ko po pinagkakait yun, sir. Kaya lang po, ang sabi niya po kasi dun sa hipag niya, kukunin niya po yung isang anak niya. Sabi ko, dadaanin ko sa legal kung talaga ba ako. Wala ka sinabing dadaanin mo sa legal. Eh, sibing kasi yung nagpapagulo. Hindi lang yan eh. Natatakot ako na biglang mong kunin yung anak ko. Bakit ko kukunin? Ba't ilalagay ko hindi sa alangan? Hindi kita binabawalan, Nel. Hindi ko lalagay sa alangan ng anak ko dahil mga musmus pa yan. Hindi kagaya sa'yo. Hindi kita binabawalan. Binagbawalan mo ako. Gusto ko, nakiusap ako sa'yo. Hindi kita binabawalan. Sabi ko, kung pupunta ka umaga. Nakiusap ako sa iyo, sabi ko. Ano yung mga bata kung umaga? Nakiusap ako sa iyo, sabi ko. Sabi ko po, bigla-bigla sa pupunta din ni nang ano eh, hindi namin alam. Abay ka, hindi ako kailangan mag Hindi po yung kapatid ko, eh, hindi ako kailangan magpaalam sa inyo dahil karapatan ko 'yon. Anak ko 'yan eh. Ma'am Jenalyn at Sir Nelmar, kayo po bang dalawa ay walang chance na magkaroon ng kasunduan? Patungkol po doon sa pagbisita. Ano naman po sa akin, sir, wala naman po problema doon about doon sa ano, ganun. Eh, ako kayo nga po ang ano, kaya lang eh, yung ngayon kasi nangyayari, eh, yung sumbong sa akin ng anak ko, napakasakit po yun, hindi ko kayang palampasin yun. Hindi, sir, Mar, wala kaming ginagawang masama at saka, alam mo ba tayo? Abay, bakit doon mo pinatulog yung lalaki sa hinihigaan ko mismo? Doon kayo nagtabi. Kahit pa sabi mo wala kang ginagawa. Saka hindi ikaw pinalayas dito. Ikaw ang kusang umalis. Hindi layas sa pag-uusapan dito yung pagtatabi nyo. Nandiyan yung combo namin ni mama na ano. Alam ng anak mo na hindi yun ang tatay niya. Ako ang tatay niya. Tapos pagtatabi ka ng lalaki doon sa hibis mo yung higaan natin pamilya. Apa tayo natutulog doon. Tapos biglang kamuha ka doon. Biglang lalaki bago doon. Papakilala mo sa anak natin. Tapos magtatabi kayo doon. Ano yun? Tatlong taon lang anak natin. Matalino yun. Pagdating sa akin, alam ko ba ano kasakit yun? Daddy, mama, may katabi. Lalaki. Ultimo wala yung pangalan ng lalaki, kilala eh. Andi. Ako, hindi nga alam pangalan ko ng anak natin. Ma'am Jenalyn, no? Well, pumapanig sa'yo yung batas. Dahil sabi naman ng batas natin, pag less than 7 years of age ay dapat nasa nanay. Pero, apo, ang batas po natin ay mayroong exceptions na tinatawag. Okay? Apo. Okay. Kung sa best interest ng bata ay dapat hindi siya mapunta sa'yo, okay, dahil hindi mo na nagagampanan yung obligasyon mo, responsibilidad mo bilang isang maging nanay at maturuan ng magandang asal, mapalaki ng maganda itong mga bata, okay, hindi na papabor po sa inyo ang batas. Okay? Doon sa nasabi po ni Sir Nelmar, no, masakit sa kanya, syempre. No? Nanggaling mismo sa 3-year-old niyang anak, okay, kumbaga parang nagsusumpong eh. Opo. Na si mami bumupunta sa bahay, dinadala niya si Randy. Opo. Okay, siyempre naintindihan ko, no? Ayaw mo talaga. Ang sakit talaga para kay Sir Nelmar yun. Ayaw mo talaga nun. Bukod sa iniinda niyang karamdaman ngayon, yung naging side effect sa kanya ng stroke niya. Opo, siyempre yung stress mo ako eh. Pati alam ko na dadamay na.
Hindi po ako nakatulog nung gabi na yun, magdamag. Kasi anak ko mismo, doon ko nalaman sa kanya na ganun ang ginagawa niya. Okay, ako kala ko nga atakihin na nung kinabukasan kasi wala pa akong dalang gamot nun. Ma'am Maribel, magandang hapon po. Yes, ma'am, magandang gabi po. Ma'am, nandito po sa studio ngayon ang isang ama, no? Siya po ay stroke victim. Kaya nire-reklamo po niya kasi apparently, yung kanya pong anak, 3 years old at 1 year old na nasa custody po ngayon ng kanilang nanay ay na-expose sa hindi magandang environment. Nakikita raw po nila no, na inuuwi ng kanilang nanay yung lalaki. Ano pong masasabi po ng ating VAWC office dito? Sir JB, actually po, nagkaroon po sila ng paghaharap dito ng kasunduan mag-asawa. Ang sabi ko po sa kanila, ang barangay, hindi po iyan gumagawa ng paraan para kayo ay paghiwalayin. Kami po ay gumagawa ng paraan para mapagkasundo para sa ikabubuti ng lahat. Babay po sa assessment kung naging nagawa dahil ako po talaga yung humarap sa kanila noon. Medyo katulad po ng ganyan, yung pag-uusap nila parang wala na po silang dalangan, wala na rin respeto sa isa't isa. Marami na po silang masasabi sa bawat isa na masasama at dumarating na po sa point na nagkakasakitan sila. Ngayon po, para pong, kung ako po ang tatanungin, para po sila para hindi magandang ehemplo sa mga bata. Kasi po, inapakita po nila na sila deserving maging magulang. Ang dami po nilang masasakit na salita sa bawat isa. Kaya yung mga bata, talaga pong siguro kung habang lupalaki, talagang natotrauma sila doon sa pagsasama. Dahil nga, kada pusnit nila, kada kumsot nila, talaga po nagkakasakitan silang dalawa. Okay, so ang sinasabi po ninyo, Ma'am Maribel de Guzman, either sa nanay or sa tatay, hindi pa rin magandang environment yung maibibigay nila para sa mga bata. Yes po. Sir JB, as a VAWC officer po, magbibigay lang po ako ng ano. Kasi si tatay po, Kuya Nelma, hindi na po siya nakakapagtrabaho ngayon. Si Ate Jenilyn Moratalia naman po, ginagawa naman po niya ay yung kahit po hindi magandang trabaho, pinapasok naman po niya para po mabuhay naman yung mga anak niya. Kaso, at the end of the day po, talaga po hindi pa rin po maganda dahil hindi po maganda yung kanyang environment, hindi po maganda yung trabaho niya. So sabi naman po ni Ate Jenilyn sa amin, kasi natin na ginagawa yung pabuhay na po yung nana, dumedede pa. Sige po, Ma'am Maribel, no? Yung ninonote po namin, ma'am, yung observation po ninyo, okay? At yung yes, assessment po ninyo patungkol po either dun sa tatay or sa nanay. Siyempre, as well as VAWC officer, ang kagustuhan natin ay kung saan mapapabuti, no? Ang kalagayan ng mga bata. Kasi sila lang naman talaga yung main concerns na natin dito, yung dating mag-live-in partner, talagang parang hindi na talaga mapagbabati itong mga to. Magandang hapon po, Ma'am Feliza. Yes. Ang mahihiling po sana namin is pwede po ba naming magkaroon sana no, ng assessment, Shari? Yes okay. Po. Kasi at the end of the day, Ma'am Feliza, ang sabi naman ng batas is kung ano ang pinaka mabuti para sa mga bata. Okay, sana magkaroon po tayo ng assessment, Ma'am Feliza. Opa. Yes po. Okay po. Opo. Siyempre po, kailangan po nating magkaroon ng assessment kung saan po talaga makakabuti, kung saan custody yung bata. Okay. So, yun po, magkakandak pa rin kami ng mga home visit and collateral interview para po makagawa naman tayo ng plan for the best welfare and interest ng bata. Sana no, yung pinakamabuti no, para sa mga bata. Ang lilit pa rin yes, to. Po. 1 year old at 3 years old at apparently, base po sa naging salaysay ni sir nung tatay parang na-expose sila no sa ganyang kaaga no doon sa mga hindi magandang setup no, ganun na lang natin ilagay, Shari. So kung mas mapapabilis po sana natin, Ma'am Feliza, yung intervention no ng ating MSWD is mas makakabuti po. Yes po, noted po yan. Yes po. So maraming salamat po, Ma'am Feliza, no, at kay Ma'am yes, Maribel de Guzman na rin. Ayun lang po din kasi ang inaano ko, sir, kasi ayun nga po ang hinahabol ko kasi na-expose nga po yung mga anak ko sa ganun. E ako po, sinabi ko naman po kanina, hindi ko po kayang kuhain ng mga anak ko dahil sir, hindi pa nga po ako nakapaghanap buhay. Ang ano ko lang po, maalis po sa custody ng nanay nila kasi nga hindi na-expose po sa hindi maganda. Pero kung, sir, saan niyo po gusto muna? Kung sa DSWD po mamunta, basta ako makabisita, kung ano, okay po ko sa akin. So okay ka na, no? Opo. Na maalis man lang, opo, sa, maalis lang sa nanay, maalis opo sila sa doon sa ganung klase ng environment. Opo.
Okay, kung saan makakatulong sa mga bata. Opo, makabuti po. Kung saan makabuti. Kaya po may assessment po na gagawin, sir. May mga surprise visit po ang MSN. Yes, mga home visits po. Actually, at interview din yan, Shari. Kakausapin po ng ating mga sir, excuse officers. Me po, sir. Actually po, sir, yung anak ko na yan, isang buwan pa lang yan, natake ako. Hindi ko pa nga po napabinyagan yan . Yung baby girl ko . Kaya nga po sama akin na loob ko dahil hindi ko kaya pabinyagan sa ngayon. Kaya nga din po sana ilalapit ko kaya nilalapit na mapabinyagan man lang yung anak ko kasi hindi ko na mapabinyagan po ngayon yan . Ako, kung may mga nagawa man akong wagkakamali, umingi ako sa dispensa. Ako kasi, hindi naman ako nag-aabol sa'yo . Okay na sumama ka sa lalaki. Ang inaano ko lang, dapat hindi mo din nila sa hinigaan natin, pamahin natin. Dapat nag-motel kayo kaya sumama ka sa bahay ng lalaki. Hindi mo sana, okay na yun sana, wala tayong problema . Eh kaso pinagkalandakan mo pa, inuwi mo pa mismo, kita pa ng mga anak natin . Hirap sa'yo . Ako okay ako, tanggap ako kahit pa ilan pa ipalit mo sa akin kasi ganito na ako . Gusto ko lang pag-usapan, no? In so far na lang yung legal. Okay, kung ano ang sinasabi po ng batas dito. Okay? Well, number one, kailangan po nating i-consider na si Sir Nelmar at si Ma'am Jenalyn ay hindi naman po kasal. Okay. So ang kanila pong mga anak, okay, yung 1-year-old at 3-year-old ay considered illegitimate children. Okay? At base po sa ating family code, pag ang mga bata ay illegitimate children, yung parental authority, okay, ay nasa nanay. Okay? Nasa nanay, no? In addition pa yan sa sinasabi po ng batas natin na pag less than 7 years of age yung bata ay dapat nasa kustodiya po siya ng nanay, no? Kaya po tatay, no, nasabi ko po kanina Sir Nelmar na parang pumapanig po yung batas kay nanay. Opo. Okay? Kasi nga yun, no, sinabi nasa nanay yung parental authority, nasa nanay din yung custody. Pero ang batas po natin ay nagbibigay po ng mga exceptions. Okay? Kasi at the end of the day, sabi ko, it's always the best interest, no? Ano ang pinakamabuti para sa mga bata, no? Kung mapapatunayan po later on, no, based po sa assessment ng ating MSWD, no, na talagang hindi na rin, no, hindi na rin karapat dapat, hindi na rin nakakabuti sa mga bata na manatili sa kanilang sa nanay, okay, magkakaroon po ng intervention diyan, okay? Now, of course, sir, i-assess din po, no, yung capacity po ninyo na kumbaga magkaroon din ng custody sa mga bata kasi nasabi na note nga po kanina ng VAWC officer natin na ngayon po ay siyempre wala po kayong trabaho. Opo. Na-mention niyo rin po kanina na kayo po ay naninirahan or tumutuloy sa bilyaran. Opo. Siyempre, babalanse po natin yun. Hindi rin naman din po makakabuti. Opo. Sa mga bata po yun, no? And so, sir, sana maging yung expectation po natin is kung sasabihin po, no, based sa assessment na hindi sa nanay, okay, hindi po automatic yun na ibibigay rin po sa inyo. Opo. Okay? Baka magkakaroon po ng intervention base po sa mga programa po ng ating gobyerno, baka panamantala. Sa sandaling ito, mas makabubuti, no, kunin muna sila. Magkaroon muna sila ng intervention. Opo. Okay? So, sana maintindihan nyo rin, no, ang batas naman po natin ay ang ikinoconsider lalo sa mga bata is yung best interest nila. Siyempre, no, yung sinasabi nyo kanina, no, na inuuwi nung inyo pong dating kinakasama yung kanyang lalaki, nakikita, no, ng inyo pong mga anak, no, doon mismo sa kama ninyo. Opo. Okay? Siyempre, hindi po yan maganda, no? Nakaka-apekto po yan sa moral mindset, no, or doon sa morality na na-expose yung kalalakihan po ng bata, no? Baka later on mahihirapan na siyang i-distinguish alin ba dito yung tama, alin po ba dito yung masama. Okay? So yun po, kasama po yun sa assessment po ng ating MSWD. So nahingan na po natin sila ng tulong sa pinakamabilis na panahon, magkakaroon ng assessment, malalaman po natin ano yung pinakamagandang gawin.